Sin ko, hindi po ako isang doktor. Isa lang po akong MD. Anong ibig sabihin ng MD? MD is mukhang doktor. Lubay, ito po yung founder namin sa DXN, Dr. Lim Shu Jim. Ito, makikita nyo. Yan, Dr. Lim Shu Jim, founder and chief and executive officer. Dato Dr. Lim Shu Jin, founder and chief executive officer. Siya po yung CEO, siya po yung may-ari ng DXN. Yan. Hindi po siya ordinary tao lang, achievement ni Dr. Lim Shu Jin, Doctor of Science Alternative Medicine, conferred by the Indian Board of Alternative Medicine. Doctor of Philosophy in Holistic Medicine. Conferred by the Indian Board of Alternative Medicine. Ito siya. Siya po yung may-ari ng DXN Legacy Coffee. Kaya, mga bay, ang DXN Coffee kasi tested and proven na. Sa nangyari sa akin nung ako ay uminom ng DXN, pasintabi lang po sa mga nanonood na kumakain sa video ito. Nung ako ay minom lagi ng DXN coffee, ito siya, DXN Lake Coffee, hindi ko namalayan pala, nangutot na ako, nakakautot pala ito eh. Tsaka ito ay yung mga toxin sa katawan mo sa loob ng bituka mo na hindi pa nalabas, na dapat ilabas everyday. Ito pala siya nakakatulong, may labas yung toxin sa loob ng katawan mo. Nailabas ang toxin sa pamamagitan ng pagpapawis, pagdura ng plima, pag-ihi at pag-tae. Ito po yung result. Eh kung nagko-coffee naman kayo, bakit kaya inyong subukan mag-DXN coffee? Diba? Lingxi coffee. Instant coffee beverage with Ganoderma extract. May halo po siyang red mushroom. Pinapakita ko sa inyo kanina si Dr. Lim Shu Jin. Siya po yung may-ari ng DXN. Siya po yung CEO. Ang DXN kasi nagmula sa Malaysia. Now, ang DXN ngayon ay worldwide na po. Base kasi sa experience ko sa coffee ng DXN. Mula nung hindi pa ako nag-DXN, minom ng coffee ng DXN. Ito siya. Nung hindi pa ako minom ng coffee ng DXN, napakatako ko sa pagkain. Medyo lumaki yung tiyan ko, lumubo yung katawan ko. Ngayon naman, nung nag-DXN, minom ako ng DXN coffee, yung kumbaga sinabayan ba? Yung pag-utot mo may kasamang ano. Nagtataka nga ako eh. Bakit may basa sa ano? May problema pala kasi ayun nga sabi ni Dr. Lim Shu Jin na ang DXN kasi, ang DXN coffee kasi, tsaka DXN product like a food supplement. Siya po ay nakapagtanggal ng toxin sa katawan natin. Yung halimbawa, yung mga kinakain natin dati na dapat ilabas everyday. Ilang beses ba tayo kumakain sa isang araw? Di ba tatlo? Tatlo ang pagkakalam natin. Umaga, una, coffee, pandesal, tinapay. Pangalawa, yung pangalmusal. Pangatlo, tawag niyan, tanghalian. Pangalawa, tanghalian. Pangatlo,
ay panghaponan, pero mali pala yun. Maabot pala tayo ng maraming bisis na kumain isang araw. Bilangin natin ha. Una, pagising, coffee, tinapay. Pangalawa, almusal. Pangatlo, merienda, alas 10 ng umaga. Pangtanghali, pananghalian, syempre. Sa hapon naman, meron siyang merienda, alas 3. Pagdating ng gabi, 6 na. Siyempre, hapunan na yan. Akala mo tapos na. Pagdating ng alas 10, alas 9, merienda ulit. Di ba? Tapos kung sakaling ganado sila sa pagkain, merienda. 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 Mabot ng 10 times ang pagkain ng tao o kumakain ng tao. Eh, yung meron lang. Yun nga, yung mga kinakain natin dapat ilabas everyday. Dahil kung anong kinakain natin, syempre, ay na-absorb ng katawan natin is nutrients. Yung mga vitamins na kinakain, kahit hindi vitamins na kinakain natin, ina-absorb ng katawan natin. Kumakain tayo ng hindi ko nabanggitin, kung anong meron tayong kinakain, ay mga toxin ba yan? Hindi natin alam. Eh, hindi naman kasi ako doktor eh. Base lang po sa aking experience, pag inom ng coffee, ako, yung mabaho na, nung hindi pa ako nanguminom ng Dixon, mabaho yung ihi ko. Nung lagi ko uminom ng Dixon, coffee, ang amoy ng ihi ko, amoy coffee na ng Dixon. So, yun nga, yung sinabi ko kanina na, ayay ka. Yung sinabi ko kanina na yung pag-utot ko ay may kasama, alam mo na anong kasama nun, hindi ko mapigilan eh bakit meron, siguro resulta siguro talaga sa Dixon Coffee, dahil ang coffee ng Dixon meron po siyang gano extract, red mushroom, hinalo po siya dito sa coffee, kasi yung coffee natin hindi po to galing sa Pilipinas, ito po ay galing sa Brazilian coffee, yung beans, Brazilian coffee beans. Yan, kinuha ni Dr. Lem. Tapos, ginawang kape, siyempre, naluan ng red mushroom. Kaya nga, yung red mushroom kasi, maraming mushroom na nakakalason, marami ding mushroom na nagawing gulay, marami ding mushroom nakagamot. Ang ito, ginagkuha ni Dr. Lem, yung nakagamot na mushroom, nilagay sa coffee. Dixon, ito na tawag na Dixon Lingxi Coffee. So, ngayon, kung gusto niyo uminom ng coffee ng Dixon, kontakin niyo lang ako. Kung ayaw niyo naman uminom ng coffee ng Dixon, nasa inyo na. Pero kung gusto niyo magbawas ng timbang, hindi ko to 100% nakapagbawas ng timbang, pero uminom naman kayo everyday ng coffee, i-try niyo lang. Kasi ito, subok ko na to. Tested and proven na. Marami na po to siya. Marami nang natulungan itong coffee ng Dixon. O yun nga, ay kung gusto nyo, nasa inyo na. Kung ayaw nyo, nasa inyo na rin. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, ang resulta ng Dixon ay nasabi ko na. Ang Dixon nga pala, hindi po to siya gamot. Ulitin ko, hindi po ito siya gamot, pero ito po ay nakakatulong sa katawan ng tao. Palakasin lang po ang inyong immune system at magkakaroon po siya ng energy o enerhiya na siya naman ay naging positive sa katawan mo, na hindi ka masyadong dapuan ng sakit. Ang Dixon ay hindi po ito siya gamot, siya po ay nakakatulong na palakasin po ang inyong immune system, palakasin ang inyong katawan, lagi po kayong agresibo na wala pong sakit, na hindi natin alam kung may dadalo ba o hindi, pero sabihin ko sa inyo, ang Dixon ay hindi po ito gamot, isa po ito siyang vitamins na kapagpalakas ng immune system. Ulitin ko, hindi po ako isang doktor, isa lang po akong MD. Ang ibig sabihin ng MD? MD is mukhang doktor. Okay. Sana
na-enjoy kayo or naunawa nyo ang aking paliwanag. Kalabay, gusto nyo yung kape? Magkape muna ako. Gusto nyo magkape? Kape ng Dixon. Ito, Lingshik Coffee. Kape ng Dixon. Ito, gusto nyo yung umutot? Gusto nyo yung umihi lagi? Ihi ka ng ihi? Gusto nyo yung magbawas laman ng tiyan? Iba ka ng iba? Pupo ng pupo? Kape ng Dixon. Kape muna ako, bay. DXN Lingshik Coffee. Instant coffee beverage with Ganoderma extract. Stick coffee. Stick Lingshik Coffee. Kagandahan lang kasi sa Dixon Coffee, Lingshik Coffee, ay kahit ilang stick ang gamitin. Halimbawa, limang stick ilagay mo sa baso. Isang baso, yan. Limang galikin. Hindi masama sa'yo. Masama lang sa nakatingin sa'yo. Init mo na. Parang nasaan, masama naman yung mga gulay. Kung nagkakabi ka man lang, subukan mong gamitin ang Dixon Lingshik Coffee. Kasi meron po siyang health benefits. Subukan mo, Dixon Lingshik Coffee. Ang kagandahan lang kasi sa Dixon Coffee ay mayroong health benefits na katulong sa katawan mo. Kaya mag-DXN ka na. DXN Lingshik Coffee. Labay, huwag niyong kalimutan ipindutin ang subscribe, like, share and comment naman. Salamat sa panonood. Bye-bye.